Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Heso Kristo, Butong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salita na dati ay lihim. Ipagkaloob mo na ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa
at kaukulang pag-iisip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na simula pa'y Siya na. Ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin Siya at nakita. Napagmasdan at nahipo namin ang mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin Siya at pinatotohanan sa inyo. At pinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Nahayag sa amin. Hinahayag nga namin sa inyo ang nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poon magalak ang sinurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya't ulap na lipos sa kadiliman, kaharian niya'y tapat sa salig na katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay matutuwa parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa salangit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay masisinag ang liwayway. Sa dalisay naming puso'y magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin.
metal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyo na ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklot sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Sa araw na ito ay kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita. Ang ating Panginoong Jesus may 12 alagad o apostol. Si San Juan ay isa sa 12. Ang tanong, bakit si San Juan ang pinakapaboritong apostol ng ating Panginoon? Ang dahilan po, una, si San Juan bilang pagmamahal niya sa Panginoon, ginawa niya ang lahat para huwag magkasala. Nanatili siyang dalisay sa puso, kalooban. Ang ikalawa, iginugol ni San Juan
Ebanghelista ang lahat ng kanyang panahon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lagi-lagi niyang kasama ang Panginoon. Laging kinakausap ang si San Juan Bautista, si San Juan Evangelista, laging available sa ating Panginoong Jesus. Sa dahilan na yan, si San Juan Evangelista ang naging paboritong apostol ng ating Panginoong Jesus. Kung ibig din natin maging malapit sa atin ang ating Panginoong Jesus, sikapin natin huwag magkasala sa anumang paraan bilang pagmamahal sa Panginoon. Igugol natin ang lahat ng ating panahon sa ating Panginoong Jesus. Lagi-lagi natin siyang kausapin. Magsitayo po ang lahat. Tinagurian si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao. Ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Ang ating tugon, Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas na loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ng salitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang inilalapit namin sa iyo. Kaisa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristiyano. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay
sa Paskong dumating. Pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo na banal ang aming mga alay at ipagkaloob mo sa pagdiriwang namin ng huling hapunan ang lihim ng iyong salita na walang hanggan ay aming mapagsalukan bilang iyong bahayag na idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nilinigap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng gili mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banhal ka, buong may kapal. Banhal ang iyong pangalan. Banhal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay
sa iyong kadakilaan, dinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nagimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng bakal na Birgen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria
excuse is there. Gloria in excuse is there. Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salita na nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan. At sana ito ay mamalaging nananakan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na pag-aakin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sumapit, tayo ay magsiawit ng pagagandang himig dahil sa ang Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y isilang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang magamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ng langit, tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayhan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayhan.